Hi guys and welcome back. Dito sa video natin ngayon pag-uusapan natin ang isang tao na nakahukay sa Yamashita Treasure. Yamashita's Treasure. Ang isa na yata sa pinakasikat na nawawalang kayamanan sa buong mundo. Ito ay base sa mga libro at mga dokumentong nakalathala sa loob at labas ng Pilipinas. Ang nasabing ginto ay kinuha ng mga Hapon sa mga karatig bansa sa Asia sa kasagsagan ng ikalawang digmaan. At ginawa nila itong parang victory trophy para sa kanila. At ang kayamanan daw na ito ay di umano nakatago sa iba't ibang kuweba at tagong lagusan sa ilalim ng lupa dito mismo sa Pilipinas. At mula nung kumalat ang kwento tungkol sa nakatagong kayamanan, ang balita ay talaga namang nakaakit sa mga taong gustong hanapin ito. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa lahat ng treasure hunters sa iba't ibang bansa. At ang matagpuan ng isa sa mga lugar na pinagbaunan ng nasabing kayamanan ay ang matagal nang mithiin ng isang Pilipinong treasure hunter na nagnangalang Rogelio Roxas. Pero ang hindi niya alam, ang kanyang paghahanap sa kayamanan ay matutunugan ng isa noon sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, ang dating Pangulong Marcos. Ito ang kwento ni Rogelio Roxas, ang taong nakahukay sa Yamashita's Treasure. Rogelio Roxas, o mas kilala sa tawag na Roger, ipinanganak si Rogelio ng hindi mayaman at masasabi nating mahirap ang kanyang pamumuhay. Nakadagdag pa rito ang pagputok ng ikalawang digmaan. Ang karamihang lugar noon sa bansa na tinamaan ng gera ay talaga namang sobrang naghihirap sa mga pangyayari. Ang mga tao ay hindi malaman kung saan hihingi ng tulong at kung ano pa ang magiging kinabukasan nila sa likod ng mga kaganapan. Daang-daang libong tao ang nasawi sa gera at bilyong-bilyong halaga ng emprastruktura ang nasira. Pero pagkatapos ng digmaan, animo'y isang silver lining na tinatawag ang kumalat na balita sa pagbaon ng mga Hapon sa napakalaking halagang mga kayamanan. At syempre kung ikaw ay may natunugang ganitong balita sa gitna ng krisis, gagawa ka ng paraan para makita ito. At isa na nga si Rogelio sa milyong-milyong tao na nagbabaka sakaling makita ang nakatagong kayamanan. Ang lugar kung saan nakatira si Rogelio ay sa Baguio, kung saan malapit ang naging huling kuta ng mga Hapon bago sila sumuko sa mga Amerikano. Alam niya na kung may kayamanan ngang ibinaon ang mga Hapon, ang pinakamagandang lugar kung saan siya magsimula ay sa kanya mismong lugar. Si Rogelio ay naging masipag sa paghanap ng iba't ibang clue na kung saan pwedeng matagpuan ang nasabing kayamanan. Nagtanong-tanong siya sa mga tao at malimit na nakikitang nagpupunta sa masusukal na kagumatan sa lugar ng Baguio. Isa-isa niyang sinusuyod ang lahat ng lugar na pwedeng daanan ng mga Hapon. At para mapadali ang kanyang paghahanap, bumili siya ng isang bagay na makakapagsabi kung may precious metal ba sa ibaba ng lupa na kung tawagin ay metal detector. Dala-dala niya ito saan man siya magpunta. Pero dumaan ang ilang linggo, ang kanya lamang nahanap sa kanyang paglalakbay gamit ang kanyang metal detector ay yung mga lumang salapi at mga basyo ng bala na gamit ng mga Hapon. Nandyan ngang kinukutsaan siya ng ibang tao at sinasabi na wala siyang mahanap na kayamanan at nagpapagod lamang siya sa wala. Pero hindi siya nagpatinag. Alam niya sa puso't isipan niyang darating ang araw na mahahanap niya ang pinapangarap niyang kayamanan. Taong 1961, si Rogelio ay nakakuha ng isang mapa na pwedeng makapagturo sa eksaktong lokasyon ng nasabing ginto. Si Rogelio ay marami nang nakitang peking mapa tungkol sa kinaroroonan ng Yamashita's Treasure, pero sa pagkakataong ito, ang mapa ay kakaiba. Ang mapa ay hindi mo basta-basta maiintindihan kung ano nga ba ang itinuturo nito dahil ang mapa ay nakasulat gamit ang iba't ibang mga secret codes na ang matataas na opisyal ng mga Hapon lamang ang nakakaalam.
Sa araw-araw na lumipas, si Rogelio ay pilit na kumakalap ng iba't ibang mga bagay na pwedeng makatulong sa kanya sa pag-decode ng nasabing mapa. Inabot na rin siya ng mga ilang taon pero hindi niya pa rin alam kung ano at saan ang lugar na itinuturo nito. Wala mang kasiguraduhan kung ang mapa nga ba ay nagtuturo kung saan mang lugar ang kinaroroonan ng kayamanan, nagpatuloy pa rin siya. Hanggang sa makilala niya ang isang hapon na pwedeng maging susi upang mabuksan ang pinto tungo sa kayamanan. Nagkaroon ng magandang pagkakaibigan si Rogelio at ang hapon. At dito pinagtapat niya kay Rogelio na ang trabaho niya noong mga panahong sinasakop nila ang Pilipinas ay isa siyang interpreter ng none other than General Yamashita. Sinabi niya kay Rogelio na si Yamashita ay may daladalang napakaraming ginto sa Baguio noong nararamdaman niya at ng kampo niya na humihina na ang pwersa nila dito sa Pilipinas. At doon nga inilabas na niya ang impormasyong matagal nang minimithi ni Rogelio. Sinabi niya na ang mga ginto ay nakasilid sa mga baul na gawa sa kahoy at matatagpuan ito sa isang liblib na lagusan malapit sa Baguio General Hospital. At dito na pagtagpi-tagpi niya ang mga nalaman niya ng mga ilang taon. Parang nahanap na niya ang missing link sa kanyang matagal na paghahantay na mahanap ang nasabing kayamanan. May 1970, daladala niya ang mapa at ang impormasyong itinuro sa kanya ng kaibigan niyang hapon. Sinimulan niyang hanapin ang sinasabing kayamanan, ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon para makahanap ng trabahador na tutulong sa kanya. At doon walang patid ang pagsuyod nila sa makapal na kagubatang malapit sa sinasabing hospital. Araw at gabi sila lahat nagtatrabaho. Pagkaraan ng 2 linggo, nakahanap si Rogelio ng isang bukana ng kuweba. Ito na ba ang lagusan na itinuturo ng hapon sa kanya? 100 metro mula sa lagusan ay may namataan silang mga bumagsak na malaking bato. Para siguro sa iba ito ay hadlang at hindi na dapat magpatuloy pa. Pero para kay Rogelio ito ay magandang senyales dahil base sa mga nalaman niya ang mga hapon na nagtago ng kayamanan ay sadyang pinasabog ang bukana ng mga lagusan para ito ay magsilbing harang para hindi makapasok sa loob. Kaya si Rogelio at ang kanyang mga tauhan ay sinimulang isa-isahing tanggalin ang mga batong nakaharang. Si Rogelio at ang mga trabahador niya ay talaga namang mahirap ang sitwasyon at nahihirapang tanggalin ang mga batong nakaharang dahil na rin kulang ang kanilang kagamitan. Isipin nyo sa loob ng kuweba na hindi napupuntahan ng ibang tao, maraming mga insekto at maraming ahas ang nanirahan na dito. At ang isa pang kinakatakot niyang mangyari ay kung mag-iiwan nga sila ng napakaraming ginto sa isang lugar, malamang mag-iiwan sila ng trap na pwedeng makapigil sa mga taong magtatangkang buksan ito. Bawat pukpok, bawat pawis at dugong pumapatak sa kanya at ng kanyang mga trabahador ang lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili, isang bato pa, isa pang hukay at matatapos din ang lahat. Pagkatapos ng mahabang paghuhukay, nagulat ang lahat sa kanilang nadiskubre. Kaliwat kanan ang mga kalansay sa loob nito at may naiwang mga damit. At hindi lang ito basta-basta mga damit kundi ito ay mga Japanese military uniforms. Ito na ba ang bangkay ng mga taong tumulong para ibaon ang nasabing kayamanan? Kasama ng mga bangkay na nakita sa loob ay ang napakaraming lagusan. Si Rogelio at ang mga tauhan niya ay nabuhayan ng loob at nagpatuloy sa kanilang paghahanap ng ginto. Walang patid ang kanilang operasyon. May mga taong nakatokas sa bawat oras at sa bawat araw. Sinuyod nila ang kailali-ilaliman ng mga lagusan sa loob. 6 buwan ang lumipas mula nung nadiskubre nila ang nasabing kuweba, ang buong team ay walang natagpuang kahit isang ginto. Dumating na sa puntong ang kanyang salapi ay naubos na dahil na rin siyempre kailangan niyang pasahuran ang mga empleyado niya sa paghukay sa nasabing kuweba at wala na siyang maisip na paraan para makakuha ulit ng salapi. Walang pera, ibig sabihin walang trabahador at mukhang dito na nagtatapos. Si Rogelio ay napaupo na lang sa isang gilid ng kuweba, nakahawak sa ulo at maluha-luhang tinitingnan ang kanyang mga trabahador. At dito naisip niya na bago niya pa tuluyang itigil ang lahat, may isa pa siyang bala na pwedeng gamitin.
ang kanyang biniling metal detector. Ginamit niya ang kanyang metal detector at wala siyang lugar na pinalagpas ng hindi nagagamitan ng metal detector. At doon narinig niya ang napakalakas na tunog na nagmumula sa kanyang kagamitan. Inutusan niya ang lahat ng kanyang trabahador upang bungkalin at hukayin ang likod kung saan tumutunog ng malakas ang detector. At doon nga nakita niya ang kulay gintong liwanag na bumabalik sa kanya mula sa kanyang dalang gasera para itong bituing kumikislap na ilaw sa mga mata niya. Sa likod ng pader ay ang isang gintong estatwa ni Buddha. At doon unti-unting bumalik sa kanya ang alaala niya ng halos 10 taong paghanap sa nasabing kayamanan at kung ano-ano pang masasakit na salita ang narinig niya sa mga kaibigan at sa mismong mga kaanak niya na ang lahat ng pera at pagod na kanyang ginagawa ay walang patutunguhan. Nagkaroon siya ng life contentment dahil natupad niya ang matagal na niyang gustong matagpuan. Ang isa sa sinasabing 170 na treasure vault na ginawa ng mga Hapon, ang Yamashita Treasure. At bago tayo